Pero Elias, saan ka pa natuto gumamit ng barang na ganito? Yun, brother, ano lang yan, siguro, tsubamba lang. Nakita kita na parang kailangan mo ng tulong ko, kaya kumilos na ako. Gano'n ba? Galing ah. Golden Scorpion lang ba ang pwede magtangka sa buhay ni Paeng? Pero alam mo, hanggang ngayon, hindi ako maniwala na si General Policar ay parte pala ng Golden Scorpion. Sana lang makonsesyo siya at isawalat niya mga miyembro nito. Lalo na ngayon, nasa panganib ang anak niya. Bakit kumilit ko na naman nang hindi ko alam? Lahat ng ginagawa ko para makatulong ako sa'yo! Gusto ko lang itumba si Paeng bago pa siya itago ng Senado! Ano nangyari? Lalo lumala ang problema namin! Alam kong mababa yung tingin mo sa akin mula noon pa. Alam ko rin naman ang isip ko na hindi ko kayang maging leader ng Golden Scorpions. Di ba? Si Pretty buntis. At ang ama ay si Oka. Oh. Ano? Naglilisya. Naghahanap ng mangga. Ate? Ito nga ang sabi-sabi. Buntis. Oka nga ang ama. Madam President. Wala akong kinalaman dito. Maniwala ho kayo sa akin. No. Ayoko nang maniwala sa'yo. Kaya huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras. Meron ang fact-finding committee at iimbestigahan ka na! Pare. Pre. Tumawag si Chief. Lumabas na yung warrant ni General Policarpio. Pinapa-arrest na yung tatay mo. Tinalikuran na ako ng anak natin. Nawala na ang lahat sa akin. Siguro nga kasalanan ko. Hindi ko kayang sikmurain na mapahiya sa buong mundo. Ano po yun? May warrant of arrest kami para kay General Policarpio. Ha? Tara! Ay, teka lang po! Sandali lang po! Sandali lang po! General, kasama ko mga tao sa Senado. Nandito kami para arestuhin ka. Pasensyahan tayo, Ricarte. Pero wala kayong pakikinabangan sa akin. Darating si Doc. I-order yan sa atin. Ingatan mo, ha? Baka malamog yan. Kaya na si Doc. Naku. Okay.
Ay, Doc Willie, ang pinakamayamang kusuki. Doc, eto na lahat ng order mo, ha? Pinaano ko na. Tulungan mo si Doc doon. Idali mo doon yan, ay si Ma. Opo, Doc. Mga petsa, mga talong. In order, yes, kailangan mo dyan, ha? Opo, Doc. Doc, may ba tayo? Bakit hindi mo kasama si Pretty? Di ba assistant mo siya? Hindi siya assistant. Ginawa ko siyang manager sa mga sagal ko. Kasi nakita ko yung mga batang yan ay napakalaki ng potential. Bakit? Ang swerte ni Pretty at ang bait nyo. Pero hindi sa pag-aano, Doc, ha? Siyempre, suki kita. Concern lang ba? Huwag ka masyadong tiwala sa babaeng yun. Ha? Ano ba nasabi? Doc, hindi sa akin ang galing to, ha? Naririnig ko lang. Baka may nililihim sa'yo si Pretty. May sikreto. Lahat, pakitang tao lang. Hindi ganun si Pretty. Disenteng babae siya. Yun na nga, Doc. Akala mong disente. Pero, kung kailan pinagkatiwalaan mo siya, tsaka binigay mo lobon sa kanya, tsaka pa nagkalat, sayang lang lahat ng itinulong mo sa kanya. Ang ibig sabihin? Doc, buntis si Pretty. At ang malala, ginawang sawsawan siya ng mga riders. Hindi alam ko sinong ama na pinagbubuntis niya. Napakalandi, immoral. Kinalulungkot kong sabihin na although the patient survived, he is currently in a coma. Malala ang naging pinsala niya sa ulo. Excuse me, Andrew. Thank you, Doc. Chief, kasalanan ko ba ito? Kaya nagkaganito ang buhay ng tatay ko. Kaya pinagtangkaan niya yung buhay niya. Paeng, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kontrolado pag-iisip ng tatay mo. Paboritong paborito ko talaga mga manok ngayon. Kasi nung bata ako, hindi naman ako nakakain ng karton ng manok. Promise ngayon, kakainin ko lahat. Mapasinigang na manok, tinola manok, adobo manok. Aha, kakainin ko the best ang mga manok. Dito, paborito ko kumakain ako dito palagi. Dito, Pretty, magsabi ka sa akin kung kailangan mo mag-leave, ah. Para makahanap ako ng kapalit mo kaagad. Hindi naman ako mag-leave. Kailangan ko nga kumita ngayon ng peri. Nakakatampo eh. Sa iba ko pa nalaman. Pwede ka naman maging totoo sa akin. Sabi mo, Brooke, may nagawa ko ba akong kasalanan sa inyo? Sa kapagkakaalam ko kasi, nakafocus ka sa sarili mo at sa trabaho. Ba't ka... Ba't ka nga ano? Diretsahin niyo ako kasi kaya ko naman kayong diretsahin. Sasagutin ko naman kayo kung may ano problema mo. Ay, ano ho, Doc? Buntis ka daw. At hindi alam ko sino ang ama. Doc, ako buntis? Sino sabi sa inyo dyan? Si Marites. Nagkita kami sa Quiapo. Kaya nga Marites pangalan nun, Doc. Kasi nga sa 10 sinabi niya, 11 yung mali. Anak, mag-iingat ka sa motor, ha? Tsaka ito yung pagkain mo. Huwag ka magpapalipas ng gutom. Maraming salamat, Onay. Ikaw rin. Sana marami kang mabenta. Sana nga, anak. Kasi na ako. Sigurado, Onay, ha? Kaya mo na? Oo, naman ito. Atin na kaya kita. Hindi na. Okay na to. Brad. Yes! Oh. Halika na, ma. Ano yan? Kailangan nyo makita to. Nagtangkang magpakamatay ang tatay ni Paeng?
Eh dahil nga daw po sa nangyari, mukhang madedelay yung kaso sa Senado. Wala na. Wala na mangyayari sa hearing na yung panigurado. Pinagtangkaan na sindikatong buhay ni Paeng. Anay, kailangan ko nang kumilos. Anak, anak, huwag kang magpadalos-dalos. Kung hinahanap mo sila, sigurado, hinahanap na rin ng sindikato kung sino ka. Anak naman, unti ka nang mamatay noon. Kaya sana kahit ngayon lang, pagbigyan mo ko. Hayaan na lang natin ng Senado at mga pulis ang mahawak nito. Magpalipas ka muna ng piyesta. Magpalamig ka, saka ka kumilos ulit. Anak, kahit ngayon lang, pagbigyan mo ko. Ibang kutob ng isang ina, aniwala ka naman sa akin. Mr. Chair, halata namang guilty si ex-General Policarpio. Kaya nga't nagtangka itong magpakamatay. Madam Chair, Senator Tanya, sana naman huwag tayong padalas-dalas. Nandito tayo ngayon para malaman ang katotohanan. Hindi yung magbintang tayo na wala sa lugar. I'm sorry, Mr. Chen. Malapit lang talaga sa puso ko ang kasong ito dahil tumira ako sa palanggaan ng kabataan ko. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi mahuli ang mga sindikatong ito. Pati ang mga pulis, pati mga politiko na pumuprotekta sa kanila. Hulaan nyo ngayon kung sino yung nakita kong dumudual. Sino ba tinutukoy mong buntis? Eh sino pa? Eh di mahiling mang-away sa kapatid ko na nabibintang na babaero daw si Hector. Pero siya naman talaga yung haliparot. Eh sino ba? Si Lorna! Odin kasi, isa ka pa! Ismosa! Marites talaga. Brad, maraming salamat sa pagpunta. Kausap ko si Chief Cricarte para makapunta ka dito. Dahil nag-aalala ako. Kumusta si Joel? Ganun pa rin, Brad, eh. Tulala pa rin siya. Pero sabi sa akin ng nurse, nakakatulog naman na daw, kaya magandang sinyalis yun. Maraming salamat, brother. Nag-aalala talaga ako dahil yung mga tao na pumatay sa pamilya mo, yung mga lalaki na pumunta sa ospital, pakiramdam ko sila din ng tangka kay Joan. Magsama kayo sa impyerno! At sila rin ang tangka sa buhay ko sa ospital. Si Calvin Millanes. Hello? Ang sabi mo? Wala, Brad. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Dahil babagsak nila tao. At pagbabayaran nila ang mga kasalanan niya.
Brother, alam mo, ang kinakatakot ko lang. Makabalikan ka ng demonyong yan. Basta ingatan mo ang sarili mo. Hindi si Aling Alma. Ingatan mo siya. Bira. Okay ka sa mga. Brother. Magdalits! Ano yan? Pinagalap kasi ko lang ako dito. Mukhang wala naman eh. Ikaw lang yung bulong na bulong dito eh. Nagkikituhan lang naman kami dito ah. Ano pa kailan mo? Ha? Diba? Ewan, papayaan mo na. Tama ngayon, lasinggero na. Chismoso pa. Talaga? Hoy, kahit nakainom kami, matino kaming kausap. At saka hindi chismis yun. Totoo yun, di ba? Totoo yun eh. Tama. May mga pagkain ba kayo? Ah, madami pa. Magtulit! Madami pa palang pagkain dito. Kumain kayo na kumain para magkalaman yung sigmura nyo para may maganda kayong sabihin. Wala kayong pagchismisan. Iyabang mo naman magsalita. Kayo, kayo, porkit may mga trabaho lang kayo, akala nyo kung sino na kayo. Pero sa totoo lang, may mga baho din kayo. Di ba? Tama. Sino mo baho? Ha? Masabaho ha? Go! Ha? Ano? Uy! Uy! Ano yan? Teka! Ito muna eh! Ito si Mang Tolitz! Nagugulo na naman dito! Huwag dito! Hanji! Dito ka lang sa tabi ko. Ako bahala sa'yo. Ito kasi si Mang Tolitz eh! Ito ano mga pinag-aasasabi! Hindi ko ba alam? Ba kaibigan si Oka? Hindi ko ba alam? Nakalat na nabuntis na yan si Pretty! Pati mga tao gulong-gulo na! Hindi ka alam kung sino tatay eh! Ikaw eh, Stone! O si Oka! Dito lang! Totoo ba? Bakit pa di ako dinadamay? Ako nga, at saka sa pananggagalaga, napakamaliso sa mga balita na yan. Ang hirap sa inyo, kalalakad ng mga tao, ang hilig nyo sa chismis! Kayo ba mag-chismis eh? Ayan! Itanong mo! Anong itatang? Ibig sabihin, alam nyo na? Eskong! Eh, ito kasi si Mang Tolitz eh. Ang dami chismis eh. Pati kami ni Oka, nadamay. Patensya na, Esto. Kung nadadamay kayo. Pero alam ko na kung sino nagpakalap na itong issue na to. Sino? Siyempre si Lord na. Wala naman ako ibang kaaway dito eh. Kayo mga chismos. Uy, ang susunod natin. Baka mapaaway na naman. Excuse me, mapaho! Tong-its na ako. Swerte oh. Mo naman. Aba, talaga swerte itong mga kamay na to. Dali, ikot niya na yan. Mas mamalasing ka ngayon. Ha? Alam mo, Lorna, hindi mo talaga ako tinitigilan, no? Ano ba gusto mo? Ang kapal din ang mukha mo sumugot dito sa balwarte ko, eh, no? Ba't ako matatakot, ha? Eh, balwarte lang naman to ng mga chismosa, tsaka proud ka pa, no? Ha? Pwede hindi ka totoong malandi? Hindi. Eh, kasama mo nga yung mga lalaki mo. O, tas galit na galit ka kay Hector sa pambababae niya, sa mga kapit niya. Samantalang ikaw ang unang nangaliwa. Talaga? Oo. Ay, kung di ka ba naman tanga, eh, mga kaibigan ko lang yan eh. Lalo na si Oka. Alam mo ang problema, ha? Yung utak mo, napakadumi. Wala kang ibang iniisip, kundi yung mga kasiraan ng kapwa mo. Eh, talaga naman malandi ka. Talaga? Oo, ha? Malandi ka. Malandi. Talaga? Oo. Hindi ka titigil. Okay. Hindi ka titigil. Talaga? O, hindi rin ako titigil. Ha? Hindi rin ako titigil. Ay, talaga, ha? Pili! Aray ka! Ang sakit! Hindi ka titigil. Ayaw pa. Wala ka talaga sa ingat. Tama! Bakit? Ha? Go! Aray! Uy! O, diba? Tama! Yan! Uy! Bitaw mo na! Ayaw, buti nga sa'yo! Bitaw mo na! Bitawan niyo ako kung ano yung madamay! Umalis kayo saan! Ikaw ang umalis! Eh, check ha? Tama na! Hindi talaga sumasakit yung katawan mo sa mga mga... Ayaw,
Siniguro mo bang hindi makakalabas si Calvin at mga kaibigan niya? Pinansiguro ko na sa mga tauhan natin. At tama naman ang desisyon. Dahil sunod-sunod na ang kapalpakan ni Calvin at ng group. Kakambal na yata niya ang gulo. Ultimo isang nananahimik na anak ng mayamang incheck pinatos nila. Baka naman sumingaw na at mabulgar ang anumang patungkol sa sindikato pag nagkaroon na lang masusing investigasyon. Ibahis ko na yan. Nabiyaran ng mga witness. Di na nag-iisip si Calvin. Puro na lang problemang dinadala niya sa atin. Alam ko yung ginawa siya kagabi. Adik ka na ba talaga sa katarantaduhan? Putok na sa balita yung massacre. Iniimbestigahan na ng mga polis. Do you realize kung gaano kalaking kalat ito? Totoo naman eh. Pampagulo ka sa operasyon namin. Wala kang silbi! Wala siyang dinadala sa sindikato kung di puro problema. Senyor, kung mamarapati, matanong lang nga kita. Desidido ka ba? O desidido ka na? Na si Calvin ang nasa puso mong susunod na tagpagmana ng Golden Scorpio. Calvin lang ang nag-isang anak ko. At yan ang batas dito sa grupo. Mula sa ama, ibibigay sa anak. Si Calvin ang kasunod at tagapagmana ng literato. Sa kanya dumadaloy ang dugo ko. Senyor, malino naman yung bagay na yan, hindi lang sa akin, kundi pati sa mga tauhan natin. Ganun pa man, nag-aalala ako. Hindi kaya malagay na sa alanganin ang sindikato. Dahil imbes na makatulong siya, mas pinalalala pa nila ang sitwasyon. Siya lang ang nagkamali kay Calvin Hugo. Wala pagkabata, kinindisyon ko na siya maging isang leader. Oo, marami na siyang pinatay. Pero hindi lang yun ang sukatan para magpatakbo ng isang sindikato. Di siya marunong mag-isip. Makitid ang utak niya sa mga desisyon. Patalos-talos. Senyor, sa tingin ko, marahil mas kailangan pang paghandaan ng mabuti at mas maigi ni Calvin lahat ng dapat harapin ng sindikato kung siya na talaga ang magmamana ng Golden Scorpio. Thank you.
Ito yung mga oras na hinihiling ko. Nagkaroon pa ako ng isang anak. Isa lang po sa isang taon ng auction. Salamat at pinaunlakan niyo. 5 million pesos cash. Paano kaya kung totoo nga yung sinasabi niya sa'yo na may anak nga siya sa labas? Pwede, di ba? Walang ibang pwedeng maging leader ang Golden Scorpio, kundi ako lang. Gusto kong makilala kung sino si Elias kaya.